So there you have it, mga kabonsing. This one is Roxy. Girl, 3 months old. So maliligo na siya, mga kabonsing. Ayan. Kasi init na init. Right. So babasain. Ayan. Roxy. Ayan. Yo, what's up mga kabonjing? Magandang araw. Magandang mahal na araw, ayan. So, ito yung pet namin. Ang name niya ay si Roxy. So, papakita ko sa inyo kung paano magpaligo ng isang shih tzu. Ayan, napakakulit. Siyempre, bago maligo, kailangan natin tong ano niya. So, hindi sponsor yan, ha? Madrid Cacao shampoo. Then yung powder. Cologne. Kanyang ano? Suklay. Kanyang bulak. Merong ointment. Yeah. And this one is a insect repellent. Sa kanyang sabon. Ayan. At siyempre pang trim, gunting, pang tanggal ng ano, kuto niya pag meron. So yun mga kabonjing, ang kanyang mga ano, gagamitin pagpaligo. Siyempre hindi mawala ang kanyang towel. Ayan. Para siyempre papatuyuin yan, ibublower, susuklayan, mamasahiin, lalagyan ng cologne, at kung ano-ano pa, mamaya papakita ko dito sa video na to. So there you have it mga kabonsing, this one is Roxy. Girl, 3 months old. So maliligo na siya mga kabonsing. Ayan. Kasi init na init. Right. So babasain. Okay. Yan. Mula mga kabonjing. Pagpaligo. Ang shih tzu. So, ingatan nyo rin yung kanilang tainga. Baka pasukin mga kabonjing. Ayan. Kaya sasabunan na natin mga kabonjing. Sabunan na natin. So yan mga kabonjing, gamit ang sabon na to. Ayan. Sabunan natin. So ang gantong pagpaligo mga kabonjing sa ano, shih tzu. Siyempre, sabunan yung lalo-lalo yung kanilang paa. Kasi dyan namamahay ang ano, mga kuto. Para hindi ano, malinis. Sa bagay, ito mga kabonjing, ito ay hindi ano to, hindi lumalabas. Nasa loob lang ng bahay ito mga kabonjing. Alagang-alaga. So, ang gamit natin ng sabon ay Madre de Cacao Premium ito. Not yet done. So, ganyan ko kusut-kusutin para lang kayo nagpaligo ng ano ng
normal na aso mga kabonjing. Yan. After nito, siguro mga 2 minutes, 3 minutes, pwede nyo na siyang banlawan. Yan, di ba? Hello! Hello, Roxy! Masad nyo ng kaunti, mga paa. Yan, medyo nagkaroon ng ECQ, hindi na natin nadadala sa clinic to. So after saka natin ano, kaya ka ako lang nag-groom ng mga ano niya. So yan. Ating babanlawan na mga kabonjing. Babanlawan na natin. Ito na mga kabonjing, babanlawan na natin. Yung unang sabon. Ayan. Lumundag. Lumundag kasi nakakita na ang pusa. Then after nyan mga kabonjing ay ano naman yung ay, oksi. Shampoo naman mga kabodi. Shampoo. Ayan, shampoo. Shampoohan naman natin. Alright? So, this is mga kabonjing. Shampoo time. Ayan. Shampoo time. Asong mataba. So, ayan. Shampoohan na natin. Para mabango. Para banguhan ng anong Roxgor. Same process din. Ayan, kusot-kusot. Kasi napakainit po ngayon mga kabonjing ng panahon. So, ito ay napaka, ano, napaka banasin. Itong type ng aso na to. Ito po ay naka 5 beses na ata na ano, turok. So yan. Sa mabango na to. After. Then, pwede nyo na uling
Banlawan mga kabonjing. Banlawan na natin. So ito na mga kabonjing. Babanlawan na natin. Teka lang. Banlaw na, banlaw. Babanlaw na. Si Roxy. Banlaw, banlaw na si Roxy. Tapos, titrimming tayo ng hair. Titrim ng hair. So yan mga kabonjing, ganyan lang. Tutuyuin na natin, kukuha tayo ng towel. Kukuha tayo ng towel mga kabonjing. Kukuha tayo ng towel para matuyo na. So ito na. Oop. So ganyan. Patuyuin na natin mga kabonjing. Then pag walang available na blower, electric pan lang or maliit na pan, kung may maliit na pan, maliit lang. Kasi susuklayan pa to mga kabonjing after. Kailangan tuyo yung kanilang tainga. So, yung itsura niya. Pag bagong ligo. And then, ganito, lalapag nyo kasi mag, ano yan, mga kanyan. So, lalapag nyo yung towel. So yun, itsura niya. Gugulong yan dyan, no? Di ba? Parang yung, ano, ordinaryong aso. Siyempre, tabi natin to. So, binuksan ko na yung maliit na pan. Ayan. Oh, here, here. Roxy, come, come. Ayan na, ayan na. Ayan. Oh! Pakaharot eh. Set up natin yung camera para makunan siya ng ayos mga kabonjing. Papatuyo muna natin, di susuklayan. So yan na siya mga kabonjing. Kailangan bigyan mo ng toy. Suklay-suklay para matuyo. So nagbehave na kasi meron na siyang toy. Hindi ho sponsor yan, pero yun ho ang ginagamit ko. Ayan. Taka naman. Effective ho yan. Hindi ho babaho ang inyong... Hindi ho babaho yung aso niyan. Mamaya, akin na yun. So yan, pwede nang apply yan ng ano, ng powder. So hindi may iwasan talaga, merong
Ayun, tuyo pala. So, may mga ilan nilang garapats. So, behave siya pagka may toy. Kasi, napaka-playful po nito. Ano pa lang to? 3 months. Si Roxy. So, pwede nang applyan ng polbo. Kailangan kasi leeg eh. And then mga kabonching, kailangan alagaan araw-araw ang suklay. Araw-araw po. Para hindi magdikit-dikit yung mga ano niya. Mga balahibo, lalong-lalo na yung sa paa. Siyempre, kailangan din yan, no? Iti-trim nyo rin. Especially kung minsan nakakalabas. Huli na natin yung ulo at naglalaro. Ika, paa mo. Paot, basa pa. So yung mga excess mamaya na ano, pwede nating i-trim yan. Hindi ko na maagawin yung laruan mo. Ano ka ba? I-bowl natin. So, ganyan lang. Pulbo. So kung may part na mga kinakagat ng garapata, medyo maglalangay, pwede nyo lagyan ng ointment. Gamit din yung Madre de Cacao na products. Hindi yun na ano, hindi yun bayad yan, pero yun ang ginagamit natin. Recommended po yan. Basa pa, medyo basa pa. So ganyan lang, suklay na suklay, para lang tao to mga kabonjing, parang taong babaeng tao yan. Ganyan. Suklay lang. Suklay-suklay. Ulo, suklay mo. Para rin matanggal yung mga kulubot na ano niya mga kabonjing. So, kailangan lagi may laruan yan. Hirap pagpaligo, lalo ng pag-solo. So, kailangan din nila yung susuklayin araw-araw para mamasad yung kanilang ano, mga kabonjing. Yung kanilang balat. Yan. So, syempre, huwag yung kaligtaan na kailangan laging bibisita sa pinakamalapit na ano, clinic ng vet. Uy! Yan. Tigas. Nabakak mo na agad ah. So ito nga palang ano mga kabonjing, yung powder niya is antibacterial yan. Oop. Bukod dun sa mabango, siyempre hindi kakapitan ng bakterya yung papi nyo. Kali, simi papi, simi ano na to eh. Say, 3 months na po siya. After nyan, malagyan na natin ng powder. Pag tuyo na totally yung kanyang ano, balahibo, dadapaan naman yan eh. Gagamitan naman natin ito. Ito yung panghuli. Pet cologne. Yan. So, pabango. Kung ang tao nga nagpapabango, di syempre tayo din. Para mabango syempre. Product din ng Whoop yan, no? Pero best recommended po to sa lahat ng may alagang aso, lalo na pag makapal. Papango, ay ka nga. So, continuous lang natin yung pagsusupply, mga kabonjing. So, yan. After nyan, mga kabonjing, trim nyo na yung mga medyo, ano, pangit ng hook niya. Kasi pag hindi nyo na-trim yan, magdidikit-dikit yan. So, yung buong mata. Mamaya yan kasi medyo basa pa eh. So, ayan. So,
suklen mo. Haba na agad ng ganito. Hmm, suklen mo nga itong ibang ano mo. Haba agad na ng ano mo. Hindi pa sa mukha. Dudumihan yung mukha mo. Ito nga. Bilis sa mga humanda, nakalubo ko na kaya yun. Nahirap ka na binabaso yun. Sino yun? Sino yun? Ayun nga, para tumingala ka matuyo yung book sa ilalim. Hmm? So there you have it mga kabonjing, ayan na siya. Makaipit na. Oh. Roxy, Roxy! Natrim na rin lahat yung dapat na itrim mga kabonjing. So ayan. Mamaya, pagka nakatulog, susuklayan uli. Ayan. Amoy cologne na. Oh, mabango-mabango na si Roxy. Roxy, kami! Come, come, come! So, hanggang dito na lang mga kabonjing. Don't forget to subscribe and click the notification bell. At kung ano pa yung dapat na gagawin natin next time sa pagpaligo. Bigyan nyo ako ng tip. Don't forget to comment down below. Sa mga bihasana sa pag-alaga ng Shih Tzu. So, yan. Hanggang dito na lang. Happy weekend mga kabonjing! Bye-bye, Roxy! Bye-bye!